Ayan, magandang gabi pa rin po mga kalyado. So, oras po natin ay alas 10:39 ng gabi. So, maulan po ang gabi nito sa medyo masama po ang panahon, ano? Ito po ay unang pagsama ko din sa laot. May experience ko ganito pala kahirap ang buhay ng mga maglaot dito sa dagat. Pagka maulan, ito siksikan at kanya-kanyang paraan ng para hindi mabasa at kung paano makakatulog ng kahit papaano. At pagka talagang minsan po ay wala pong tulog. Gaya ngayon, ako'y nandito lamang sa loob, nakasilong ng kahit papaano at maulan. Bali, hayan pong iwan nasa labas. Gaya ni kuya yon, kahit na maulan ni talagang siya'y pamimiwas. Iba naman po, ayan, gaya ni kuya, naglagay na lamang ng trapal doon sa pandugsong na trapal para hindi masyadong mabasa. Di ng iba, naroon sa taas, sa tabibanan at sa loob ng kamarote sa ibaba. So, ganito po pala katindi ang yung nagdadaanan ng mga bahing isda, kapag may sama ng panahon din. Natatawang kahit na ulan namimiwas pa rin. Dapat tayong idea kung anong mga oras magtila sa ulan. Nasaan nang iba ko yung naghiga sa baba? Ay, mga kalyado, nasa baba po yung iba, no? Para na lang po ito para hindi mabasa at makatulog kahit paano. Napo yung iba, di nga makatulog sa ayos kasi nga maulan po, mga kalyado. Nakikita nyo naman po, no? So, hangin, ulan. Na magbaba tayo sa ibaba ng kamarote. Tignan natin sa iba. So, ayan, bali, dito tayo sa ibaba ng kamarote. Bumaba na ako para mas makita niyo, mga kalyado, ang sitwasyon. So, ayan, madilim, at kahit na maulan, makikita nyo ang dalawa sa kasama natin na nang isda sila. Ayan. Basa na kung basa. Ayan, talaga nga na pang maulan po, mga kalyado. So, bali ang iba natin kasama, siyempre, pag nang isda, kailangan po talagang makapagpahinga kahit sa kaunting oras dahil pag sa atin pang umaga o wala pa, ay may isda pa rin sila. So, bali, ayan ang iba natin kasama nasa loob. Yung iba, yun, sa ilalim. So, dyan po sila tutulong. So, sa ganyang paraan po, mga kalyado, nakakapagpahinga sila kahit paano. At kung minsan, ay talagang wala na nga po pahinga. Dahil po sa pahingisda. Ano po? So, para makapaghanap buhay, ganito po ang sitwasyon dito sa laot. Yung pagkakataong magtsatsagang mamiwas kahit maulan para malaman kung magsibad sa barilis. Ito palang pagsubok na pinagdaraanan ng mga maing isda po natin sa binahikan. Ako kasi ngayon palang po ko nakasama kaya wala po masyadong experience. Ngayon ko natuklasan, ganito pala kahirap ang paing isda.
Kaya kung isipin talagang ang ating kumbahing isda talagang napakatsaga. At inspirasyon, siyempre ang pamilya. Mga kalyado, tignan nyo. So, sa iba, doon na natutulog sa ilalim. No? Magsiksik sila doon para hindi lang sa mabasa. Yung iba din na nakatulog kay namiwas. Tirada pa rin namiwas kahit sa maulan. Ngayon ang oras ay alas 10:47 pa lamang. Talagang wala pa tayo sa kalahatian ng gabing ito. Walang maulan. Wala pa tayong idea kung anong oras magtilang, kung titila ba ito hindi. Yan mga kalyado, talagang nakikita ninyong maulan talaga. Tira lang kayo ni kahit na ulan. Ayo sa ano ah. Tira lang po sila mabibigos mga kalyado kahit mo no. Sa isa pala rin na po re. Tapos harapin po natin ang katotohanan. Pagdating sa tabi, bilihan ng isda babaratin lamang ng mga buyer na mamimili. Tapos ganito kahirap ang kanilang pinagdadaanan dito sa Lao. Na kung minsan wala pong tulog. Talagang minsan hindi natutulog para mangisda kahit maulan. Ayun, katunayan na yun sila, nangingisda pa rin, nangimiwas kahit maulan. Nakapusit na o. Pakita. Nakapusit o. O di ba? Sipin nyo yan, kahit na maulan, talagang tira silang dalawang miwas. Siyempre, ang iba po din talagang namahinga ng konti. At, kasi kanina pong tanghali, maliwanag, wala pa rin naman po silang mga maayos na tulog. Kaya namamahinga po sila kahit paano ng konting oras. Ayan po. So, mamaya, makita niya, magtirada na rin po sila mamiwas. Mga gising na rin po yun mamaya-maya, mga kalyado. Talagang matyaga rin itong dalawang ito kahit na ulan. Ano, tanggal tulog. Kaya po dun po mga kalyado sa mga buyer na namimili ng isda pagdating sa dinihikad. Siya na po ay mamili kayo bilang buyer na hindi rin po naman lugi yung mga maing isda. Pagkat ngayon po ay nasasaksihan ninyo, makikita ninyo. Kung papanood po ninyo ang video kong ito sa EdTV Vlog ay makikita nyo kung paano sitwasyon. At buhay po ng maing isda rito sa Pacific Ocean kapag nasa raot na. Kitang-kita nyo naman po, pati ang paligid talagang maulan. At ang iba nga ay para-para na lang kung paano makapagpapahinga ng kahit papaanong kunting oras. Paano yun? Mga pinal mo mamaya, mga pi. Para mabawas-bawas sa'yo yung lamig. Grabe ang sitwasyon mga kalyado. Matindi palang sitwasyon din sa laot. Pagkagantong maulan.
Pero may igin na rin at ulan lamang, saka kaunting hangin, hindi po ganun ka, ano. Oh, baya-baya, pagka ano eh, mga pinato sila para mabos-bosan ng ano, ang kwan, kanang lagit ba? Tapos na ako. Ito po ang gabing malamig. Hindi rin kayo nagkaigid doon sa travel stars kanina ni. Pasok din na ni. Ayya. Pahirapan pagpapahinga din pala pagkakuhan talaga. Pagka sa ngayon magad mong sitwasyon, magkakaanong kuhan yan? Magkano ang presyo ng isda ngayon? Umayos tayo doon eh, may 200 pa naman ani. 200 mahigit pa naman ng kilo. Pagbalik natin eh, malaman natin. Sila pong dalawa ay ano, matyagang namumusit kahit na kwan, maulan. Eh, basa kong basa. Nakahuli sila ng pusit. Ayun o. Oh. Oh, may isa na naman. Nakahuli na naman ng pusit si Kuya Waldo. Sa mga sumusuporta po sa EdTV Vlog ay maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Sana po ay patuloy niyo po tangkilikin ang EdTV Vlog at huwag po kayong magsawang sa panonood. At ito pong ginagawang video po ay para po sa inyong lahat mga kalyado. Sa pagkakataon po ito ay makikita nyo nga ang sitwasyon po ng mga mangisda po natin dito sa Pacific Ocean, kadalagayan kahit na naulan. Talagang namimiwas po sila po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat, mga kalyado. God bless po. Ngayon si Kuya Yusiris. Sumagwak ang alon kanina. Kaya inayos nyo ng tayong series. Tinatalian niyang mabuti para hindi mabago kaya maalis sa pwesto.
Dahil sa bigla-bigla sumasabok ang alon, mga kalyado. Medyo tila na. Medyo tila-tila ng ulan. I've been high.